maisang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yan, mga kalingap. Ito po si si Kuya Mail. Yan. Nandito po tayo sa alanganin sitwasyon ngayon. Meron pong lumapit sa atin na ating kapitbahay na namatayan sila. Alamin natin kung ano yung pwede nating maitulong dahil sila ay lumapit sa atin kani-kanina lang. Kaya ngayon, ako po ay pupunta sa kanilang bahay ngayon. Nakita niyo po yung daanan. Ito po ay tubig kanal. So, okay lang po ito. Yan. Wait lang po. Okay. Right. Yan po guys. Ito po yung kanilang lugar. Yan po yung kanilang lugar. So, yan po. Okay. Ito po yung kapatid. Okay guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Kuya Mail. Yan, nakakatapos lang po ng feeding natin at tayo po ay pinuntahan ng isa nating kapitbahay dito at sila po ay humihingi ng tulong sa atin dahil sa sitwasyon na nangyari sa kanila ngayon. Sa katunayan na nandito po tayo ngayon sa kanila, tinignan natin ang sitwasyon. Yan po, sila po ay yung tinulungan natin na binigyan natin ng ilaw ng kuryente para may liwanag ang kanilang kapatid na yumao kahapon lang ng hapon. Ito po sana yung ating ibablog, kaya lang nagkataon na naging busy po ako at nung naisipan kong i-vlog kahapon ng umaga, iniisip ko na po kung ano yung bibilin ko para makatulong dito sa tao na ito yung nakahiga ngayon dyan. Nagkataon naman po pagdating ng alauna ng tanghali ay namayapa na po siya. So nakikiramay po ako sa mga naulila ni Milky. Yan. Okay, ngayon po sila po ay dumulog sa atin pagkatapos po ng feeding. Yan. Nagpapahinga na po ako. Ayan, nagbabasa ng mga messages. Bigla silang pumasok sa bahay at kinausap ako. Ito nga po, kaya napasugod tayo dito at tinignan ang sitwasyon. Okay, ito po ang sitwasyon nila ngayon, guys. Ito po ang kanilang bahay. Ayan, namatay na po yung kanilang kapatid na matagal nang may sakit. Ayan, ang kanilang magulang ay nasa malayo. Ayan, kaya sila-sila lang po magkakapatid na nandirito. Hindi po makakapunta yung kanilang magulang dahil sa isang sitwasyon na hindi natin pwedeng pag-usapan. Ayan. So, kausapin po natin yung mga kapatid ng namayapa kung ano po yung kanilang hinihiling na tulong mula sa atin kay Kuya Mail bilang isang team kalingap. Okay mga kalingap, ito po yung magkakapatid na iniwanan ng kanilang isa pang kapatid na panganay. Tama ba? Kanang mausayke ng maguwangan. Alright, so naata diri karon. Ang pangutanan nako, kanus ang lubong? Kailan ang libing? Bukas. So, anong gusto niyong ilapit sa akin? Pakilakasan mo yung boses mo, hindi ko marinig. Sa gamay lang ba, para lang mahipo siya ba? Itabang sa gamay lang. Kahit konting tulong para lang mailibing siya. Okay, yun po yung hinihiling nila. Yun ang ibig sabihin nung sinabi niya, kahit na konting tulong para mailibing lang. Ano ba ang kailangan pang gawin para malibing siya? Basta makuha lang. Ano pang kailangan? Sa may kailangan pang buhaton ka ng basa para mailubong siya. Ugma ba ilubong? Ugma sa ilastres sa hapon. So, unsa may kuwang pa na pwede na tumatabang? Ano yung pwede nating maitulong na kulang pa? Yan, sa kanila. Ha?
ang sa sa pangaji kanang adili di ay nasa simenteryo dilain sa na ang unsa dilain sa pangaji sa bahay So unsa man tong gipangayo nimo ganina sa para sa simenteryo sa kwanto sa buwa to ha kanang pabuaan ba pabuaan para pa makasood siya man to makasood siya so pila to magkano yon 2.5 okay yon 2.5 tapos yung para sa pagpapadasal ano yung kailangan sa pagpapadasal unsa may kailangan na sa para sa pangadji bayad pila ray bayad dito pila ray bayad dito 1,000 yeah so yun po kailangan po ng pambayad doon sa simenteryo para mailibing siya doon yung sa padasal yan lang po ang inihiling nilang tulong sa atin siguro mga more or less mga 4,500 okay so ayan po titingnan po natin kung ano yun pwede nating maitulong sa kanila dito sa magkakapatid na ito ang pinauna na po nating tulong ay yung pagbibigay sa kanila ng linya ng kuryente dahil wala silang kuryente dito para sa paglalamay isang araw lang naman hanggang katapusan dahil doon sa pasyam so yun po ang una nating naibigay na tulong so ngayon para mailibing po yan, talagang wala na silang malapitan sinubukan nilang mangingi ng tulong sa pag-iikot sa mga kapitbahay hindi pa rin po umabot dahil yung babayaran nila sa pagpapalibing ay 7,000 pesos so yun lang po yung nalikom nila wala pong ganong abuloy so nakakalunos naman po ang sitwasyon nitong magkakapatid yan, kung makikita niyo po ayan may walang may hindi ganun kaayos pati kanilang bahay kung makikita nyo ay talagang walang kaayos-ayos so ayun po ang hinihiling nitong magkakapatid ay sana matulungan sila sa kanilang pangangailangan para mapalibing ang kanilang kapatid na panganay yan, yun po yung kanilang hinihiling yung 2.5 at saka yung sa pagpapadasal sana po sa mga makakapanood ngayon sana po matulungan po natin sila ayan sa pamamagitan po ng pagpapadala sa aking GCash 0966655-4615 yan, inuulit ko po yan, 0966655-4615 yan po, maraming salamat po sa inyo yan so ayun, manawagan ka pangayo o tabang pangayo tabang ni Kuya Neil sa tanan sa mga mananaw na ko kusgang imong tingog pangayo takog tabang na sa nananaw na ko na maluhay taon sa akong suon na maparlang malubog siya. Okay po guys, yun ang panawagan niya. Siya po ay nananawagan na humihingi ng tulong para sa kanyang kapatid na namayapa para mailibing lang po ng maayos kahit na wala nang ganong garbo. Ang importante lang ay malibing lang po nila ng maayos ang kanilang kapatid. So ayan po, hindi ko na po papakita. Ayan, hanggang ganyan na lang po. Yan, sana po, ayan, matulungan po natin sila. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, sa pakikinig ngayon sa ating
Ayan. Okay guys, ayan po, nag-usap-usap kami. Ayan ang pagkasunduan namin po, bukas po ng umaga, magsisimba po muna ako. Pagkatapos ko magsimba, ako po'y maghahagilap na kung saan ako pwedeng magkapera para ibigay sa kanila pagdating ko, pagkagaling ko sa simba. Sana po sa lahat po ng pwedeng tumulong, yan, bukas po ang aking GCash account, yan, 0966-655-4615. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ulit si Kuya Mel, kahit na haggard tayo, matutulong na lang tayo, may lumapit pa sa atin na para humingi ng tulong. Ito pa rin po tayo, pumunta pa rin po tayo kung saan sila naroroon, yan, para bisitahin, alamin, at para mabigyan sila ng tulong sa paraan na kaya natin. Yan, ang lagi pong sinasabi ni Kuya May lang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayong lahat hanggang gusto ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. God bless.